Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya ng sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Nung mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinilaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadanan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at ang pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa suktulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasag ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonya. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonya'y masakop ng Persya. Sa gayon natupad ng hula ni Jeremias
na ang lupai nakapagpahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito, sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Sir, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang hari ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanyang templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samanawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan naming sisyon ay aming maalala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos, nang sa apin ay lumupik. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming ng ibang bayan noon, ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo'y ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mm.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang magawa. Ang gumagawa na masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maganda no sa ating pagninilay no? At sa patuloy natin paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, ay magandang tignan natin ang linggong ito, ang ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma, parang isang panahon para magbalik-tanaw tayo sa paglalakbay natin sa panahong ito ng Kwaresma. Naalala ko nung bata ho ako, no? Pag nanonood po ako ng mga karera, no, mga Formula One, may tinatawag ho sila doon na pit stop. At ang ginagawa daw ho doon sa pit stop ay nagpapalit ng gulong at panahon para yung nagmamaneho ay makasumpong ng konting pahinga. Maganda rin sa dahil napapagod din siya. Panahon din niya yung para makapagbalik-tanaw. Ano pa yung kailangan niyang i-improve? Ano pa yung kailangan niyang ayusin? At panahon din yun pag yung may napansin siyang may kakaiba sa sasakyan niya na hindi maayos, panahon yun para maayos yun. Kaya no, maganda rin sa atin bilang Kristiyano, itong ika-apat na linggong ito ay maging kaunting pit stop natin. Alam ko, marami,
marakaramihan sa atin ay punong-puno na ng abala sa mga paghahanda. Yung iba, kanya-kanya ng pilgrimage, saan pupunta. Yung iba ngayon pa lang ho, nagpapabasa na. Oho, yung iba siguro dyan, lahat na ho ng pabasa sa barangay ninyo, napuntahan nyo na. No? Ikaw ang pabasa artist no ng barangay ninyo. Pero magandang baliktanaw natin at bigyan pansin, kamusta yung paglalakbay ko? Yung paglalakbay ko ba sa panahon ng Kwaresma ay pagsimpleng paggawa ko lang ng mga nakasanayan ko? O nagsisikap ako ngayon na tumahak sa daan ng pagbabago ng buhay? Ito paglalakbay ko ba ngayon, panahon ng Kwaresma ay ginagawa ko rin panahon para ang aking pananampalataya kay Hesukristo ay mas lalong lumalim sa pamamagitan ng aking pagbibigay panahon sa pakikinig sa salita ng Diyos. Marahil kasi pwede tayo maging busy, maging caught up sa mga tila'y panlabas na tradisyon natin, panlabas na gawain. Pero magandang bumalik ulit sa laman ng puso. Kasi baliwala ang panglabas na gawain kung ang laman ng puso naman ay iba. Baliwala yung tila'y tradisyon na nakasanayan natin kung walang nangyayari sa puso natin. Kung walang nangyayari sa kalooban natin na pagbabago at pagtalima sa Diyos. Kaya magandang balikan yung ating ebanghelyo ngayon eh. Si Nicodemo ay kausap si Jesus at sa kanilang mga nightly conversations, doon pinapahayag at tinuturo ni Jesus ang tungkol sa Diyos. Pinapahayag kay Nicodemo ang mabuting balita. Tayo din ba? Do we have that nightly conversations with God? Kinakausap ba natin ng Diyos? Hindi lang siguro kinakausap eh. Nakikinig ba tayo sa Diyos? Naglalaan ba tayo ng panahon para pakinggan ang kanyang tinig? Pakinggan ang kanyang mga aral at turo? At yung kanyang aral at turo ay pinagsisikapan nating isabuhay. Pinagsisikapan natin na maging konkreto at totoo sa buhay natin. Hindi lang natin alam, hindi lang natin pinapakinggan. Pero sana yung pinapakinggan natin, yung pinagninilayan natin, ay pinagsisikapan din nating maging parte ng ating buhay. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo eh, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang binibigyang diin ay ang pagsampalataya sa anak. At sana sa ating mga gawain, mas lumalalim sana yung pananampalataya natin kay Jesus. Sa ating mga gawain, sana mas nagiging daan ito ng paglalim natin sa ating pagiging mabuti, sa ating pag-unat ng kamay para tulungan ng kapwa. Pangit naman, no, magpanay pabasa mo, lahat ng pabasa sa inyong lugar, napunta mo, nakarating ka na hanggang Pampanga, pero palaaway ka pa rin. Sayang naman. Nakarating ka na hanggang Bicol sa pilgrimage mo, pero chismosa ka pa rin. Para yatang hindi nagtutugma ang ginagawa sa pagbabago ng buhay. Sana no, yung ating pananampalataya kay Jesus ay nagkakaroon ng bunga. Hindi lamang sa panlabas na gawain,
Pero God is more concerned, and God always emphasizes what is inside our hearts. Ang laman ng puso, ang laman ang kalooban natin, ang mas bigyang pansin natin. Yun ang mas binibigyang diin. At sana, no, ito yung pagbabaliktanaw din natin, kamusta ang paglalakbay ko? Yung mga nais ko bang baguhin sa buhay ko ay napagsusumikapan ko ba? Yung pinangako ko nung Ash Wednesday na sabi ko, Lord, ito yung gusto kong baguhin sa panahong ito ng Kwaresma, ito yung maging simula ng pagbabago ko, ay talaga bang nagagampanan ko ba? Kasi mahalaga din yun na binabalikan natin at tinitignan natin yung sarili natin. Minsan kailangan nating manalamin at tignan, kamusta yung paglalakbay ko? Kamusta yung promise ko kay Lord? Kamusta yung sabi ko kay Lord na babawasan ko na yung ganitong kahinaan ko o yung pangit sa sarili, sa pag-uugali ko? Para sa ganun, mas makatahak ako at mas makasunod ako sa Diyos na nagmamahal sa akin. Maganda sa gitna ng paglalakbay ay kailangan balikan ang sarili natin. Tignan, kamusta ang paglalakbay ko? Kamusta ang aking pananampalataya kay Jesus? Lumalalim ba? Ang pananampalataya ko ba kay Jesus ay nagdudulot ba ng pagbabago ng buhay ko? O ang mga ginagawa ko ay panlabas lamang. Yung ginagawa ko ay hindi sumisink in sa buhay ko. Kaya magandang paalala sa atin ito at pagtingin. Kasi sabi ni Jesus, yung taong ayaw tumanggap sa liwanag ni Jesus, mas gustong manatili sa kadiliman ng kanyang buhay. Yung ayaw tumanggap sa kadiliman ni Jesus, mas gusto niyang ganito lang yung gagawin niya. Yung nakasanayan niya, ayaw na ng pagbabago. Ayaw niyang baguhin yung sarili niya. Gusto niya, ganito na lang talaga ako, Lord. Wala na tayong magagawa. Hindi. Kahit anuman ang edad mo, kahit anuman ang katayuan mo sa buhay, we have always that opportunity to grow and change. Kaya sabi ni Jesus yung tao na sumasampalataya sa Kanya, yung taong nananalig sa Kanya, anong ginagawa? Pinipili na ang liwanag at tinatalikuran ang pangit niyang gawain. Tumatahak na siya sa liwanag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, magandang imbitasyon sa atin ito. Yung paglalakbay ko sa panahong ito ng Kwaresma, bukas ba ako sa salita ng Diyos? Bukas ba ako sa pagbabago ng buhay ko? O ginagawa ko na lang ito dahil nakasanayan ko na lang? Ginagawa ko yung mga bagay-bagay dahil nakagawian ko na lang. Nakasanayan. At dahil pag nakasanayan ko, gusto ko taon-taon ay inuulit-ulit ko. Pero magandang balikan, magandang tignan. Sana yung paulit-ulit nating gawain ito, hindi lang ang panlabas na gawain sana. Pero sana lumalago tayo sa ating pagmamahal sa Diyos. Sana yung paulit-ulit nating gawain sa ating mga pagsasakripisyo ay mas patuloy nating tinatalikuran ang sarili natin para ang Diyos ang gumalaw sa buhay natin.
Siguro magandang hamon ito at pagpagtingin muli sa sarili natin. Kamusta ang paglalakbay ko? Kamusta yung paghahanda ko sa panahong ito ng Kwaresma? Para pagdating sa Pasko ng pagkabuhay, ay maipahayag ko ang aking pananampalataya ng buong buo. Na yung mga balakid ko sa aking pagsunod kay Kristo ay mabitawan ko at matalikuran. Yung mga kasalanan na humahadlang sa akin na makalapit kay Jesus ay aking matalikuran. Ang panahon ng Kwaresma po ay panahon natin ng paghahanda. Paghahanda para sa pagsasariwa ng mga pangako natin sa binyag na gagawin natin sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya maganda, kamusta yung paghahanda mo? Kamusta yung iyong pagsunod kay Kristo? At sa totoo lang, ikaw lang makakasagot niyan. Ikaw at ang Panginoon sa inyong pag-uusap at lumapit tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. At hilingin ang grasya niya na tulungan tayo at gabayan tayo sa ating paglalakbay na ito. Nang sa gayon, mas buo tayong maniwala sa Kanya, mas buo tayong manalig sa Kanya, at piliin natin na manatili sa liwanag ni Jesus. Talikuran ang kadiliman ng kasalanan at lumakad sa liwanag ng mabuting balita ni Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ay tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madawmanawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat
ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay kalakip ng ang dalangin aminawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
nasakto ito ang masal. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. At nubay na
kami hanguin. Liwanag ng aming puso sa aming manahan ka. Idulot mo po sa amin kapayapaang wagas ang iyong gantimpalat mana. Pangako mong kasarin lan ang bunga ng pagkandili, bigayang magpakailanman. Liwanag ng aming puso sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa aming ipadama. Pag-asa't gabay sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion, tuwing Biyernes at Linggo, ay mabibili rin po sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay 8 a.m. hanggang 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay 7 a.m. hanggang 6:45 p.m. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na matuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito,
Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929 o 8244-5609 o sa ating mobile number na 0966-211-2152. Pinaalalahan na naman po ang lahat na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lang po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming maisaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.